Purihin po ang pangalan ng Panginoon at tayo po ay mag-aral ng salita ng Diyos. At ang ating pong paksa ay tatawagin po natin itong the eyewitness, ang mga saksi ng ating Panginoong Hesus sa kanyang muling pagkabuhay. At actually po yung ating pong gospel ay mayroon pong malaking kinalaman sa muling pagkabuhay ng Panginoon. Pero paano po ba natin mapapatunayan na muling nabuhay ang ating pong Panginoon? Kasi napakahalaga na meron pong mga saksi o mga witness ng ating pong Panginoon ng kanyang muling pagkabuhay. Ang pangunahing dahilan, mga kapatid, kung bakit ang mga disipulo o ang mga alagad ng Panginoon ay sobrang nanalig at naniwala sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus ay dahil sila mismo yung nakakita, nakasaksi ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Ipinakita ni Hesus ang kanyang sarili na buhay sa maraming at iba't ibang mga pagkakataon sa kanyang mga tagasunod. Kaya nakita natin yung kanilang mga patotoo paulit-ulit sa katotohanan sila mismo ang naging saksi ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Kaya nga, maging ang ating pong Panginoong Hesus ay meron din po siyang patotoo sa kanyang muling pagkabuhay. Sinabi po yan ng pahayag, ang kabanatay 1, talatang 18. Ang sabi po doon, ako ang buhay, ako ay patay na at narito. Ako'y nabubuhay magpakailanman at hawak ko ang mga susi ng kamatayan at Hades. At yaong nabubuhay at yaong namamatay, narito. Ako ay buhay magpakailanman. Makikita natin doon, mga kapatid, na pinatutunayan ng Panginoon na siya'y namatay at muling nabuhay. Pero hindi po ganun kadali ang tao maniwala. Ano? Kaya ginawa po ng Panginoon ay hindi niya po pinagkulang ng kaalaman ang mga tao sa kanyang muling pagkabuhay. Kaya nga itinala ni Lucas ang mga sinabi po ng ating Panginoong Hesus nang siya po ay magpakita sa kanila na mga alagad ng Panginoon. Sabi dito, ang sabi po ni San Lucas, tingnan mo ang aking mga kamay at paa. Ako mismo, hipuin mo. At tingnan mo, ang multo ay walang laman at buto, gaya ng nakikita ninyo, mayroon ako. So, there are various appearances of Jesus. Maraming iba't ibang tao na nakakita sa ating Panginoong Hesus pagkatapos na siya'y muling mabuhay. Isa-isahin po natin yan para meron po kayong mga information na pwede po nating maibahagi. Number one, nagpakita po ang Panginoon kay Mary Magdalene, no? Yung the first appearance of Jesus was to Mary Magdalene. Sabi po yan ng Biblia, no? Pagkasabi nito, napalingon siya at nakita niya si Jesus na nakatayo, ngunit hindi niya nakilalang si Jesus. Tinanong siya ni Jesus, babae, bakit ka umiiyak? Sino ang hinahanap mo? Akala ni Maria, ang kausap niya ay ang hardinero, kaya't sinabi niya, Ginoo, kung kayo po ang kumuha sa kanya, pakituro nga po sa akin kung saan ninyo inilagay at kukunin ko. Maria, sabi ni Jesus, umarap siya at kanyang sinabi sa wikang Hebreo, Rabboni, na ang ibig sabihin ay guro. Actually, appearance was totally unexpected. Hindi inaasahan ng ating pong Panginoon ay magpapakita dito kay Maria sapagkat kay Maria Magdalena. No, sapagkat ang totoo ay alam naman natin kung ano po yung pinagdaanan ng taong ito. Pero isang napakaganda nga pong pahayag, no, kapahayagan sa atin na ang Panginoon ay hindi nakatingin sa ating kahapon. At ino-honor ng Panginoon at nire-reward ng Diyos yung ating mga hangarin na makilala siya at makasunod sa kanyang kalooban. So meron pa pong isang natala sa Biblia na pinagpakitaan ng Panginoon. Ito po ay si Mary, the mother of James, Salome, and Joanna. Sabi po dito, at dali-dali nga silang umalis sa libingan nang may magkahalong takot at galak at patakbong pumunta sa mga alagad upang ibalita ang nangyari. No, ano po ba yung nangyari? Ngunit sinalubong sila ni Jesus at binati. Lumapit sila sa kanya, hinawakan ng kanyang mga paa at sinamba siya.
Again, we have another unexpected appearances. This is another unexpected appearances ng ating Panginoon. As was true with Mary Magdalene, this woman touched the body of Jesus. Ito mismo ay hinawakan yung katawan ng ating Panginoon. Even si Peter, no? Si Pedro. Si Pedro ang unang taong binanggit sa listahan ng mga saksi ni Pablo. At siya ang una sa mga apostol na nakakita sa muling nabuhay na Kristo. Ito ay isang pribadong pagpapakita upang bigyan siya ng katiyakan, dahil actually po tinanggihan niya ang kanyang Panginoon, no? Yung dininay niya ang Lord 3 beses, mga kapatid. Ang ebanghelyo ay ganap na tahimik tungkol sa mga detalye ng pulong na ito. Ang sumulat po ay si Lucas, at ganito po yung kanyang sinabi sa Lucas 24 talatang 34. Sabi po dito, sinabi ng mga ito sa dalawa, totoo nga palang muling nabuhay ang Panginoon, nagpakita siya kay Simon. Hindi masyadong detalyado, no? Hindi masyadong detalyado yung pagkakasabi, pero binabanggit na ang Panginoon ay nagpakita kay Simon, no? At makikita naman natin ang dahilan kung bakit kailangan itong gawin ng ating Panginoon. Of course, dahil dumating sa point na ang Pedro, no, si Peter ay dumating sa panahon ng pagtanggi, no, yung kanyang dininay ang atin pong Panginoon. Pero isang moral lesson that we can find here, na kahit tayo ay tumanggi, no, isang beses, 2 beses, 3 beses o paulit-ulit na mga pangyayari ng pagtanggi natin sa Panginoon, ay hindi po tayo sinantabi ng Diyos. Sapagkat ang bawat individual ay mahalaga sa Panginoon, lalo na kapag naglilingkod ka sa Diyos. No? Lalo na kung naglilingkod ka sa Panginoon, ay makikita mo kung gaano ka kahalaga sa kaharian ng Diyos. Another appearance ng Panginoon, yung dun sa 2 disciples on the road to Emmaus. Yung 2 alagad na umalis na po sila, no? Papunta na ng Emmaus, no? At kung mapapansin po natin, when they are going to Emmaus sa Luke 24, ganito ang mababasa natin. Verse 13, ng araw ding iyon, may 2 alagad na naglalakad papuntang Emmaus. Isang nayong may 11 kilometro ang layo mula sa Jerusalem. Pinag-uusapan nilang mga pangyayari habang sila'y nag-uusap. Lumapit si Jesus at nakisabay sa kanila. Ngunit siya'y hindi nila nakilala, na parabang natatakpan ang kanilang mga mata. Ang isang dapat nating maintindihan dito, na sa muling pagkabuhay ng Panginoon, hindi naman ganung kadali na yung mga alagad ay naka-get over kaagad. Ano? Hindi naman ganun din kadali na yung mga tagasunod ng Panginoon ay nakapanumbali kaagad sila sa pag-asa na minsang nawala nang ang Panginoon ay mamatay at ipako sa krus. Pero makikita po natin dito na bagamat patalikod na yung 2 alagad pabalik ng Emmaus, ay makikita po natin dito na hinabol pa rin sila ng panawagan. Hinabol pa rin sila ng Panginoon, sapagkat ayaw ni Lord na tayo po ay mapapawalay. Ayaw niyang mapapalayo po tayo sa Kanya. Kaya nandyan po yung kasabihan that the calling of the Lord is irrevocable. Pag tinawag ka ng Diyos, minsan kahit gusto mo nang lumayas, gusto mo nang umayaw, gusto mo nang magsarili, magtampo, ay hahabulin ka pa rin ng biyaya ng Panginoon. No? Kagaya na lamang po ni Jonas. No? Si Jonas, mga kapatid, alam naman natin na isang pagkakataon sa buhay niya, no, binigyan siya ng Panginoon ng pagkakataon na gamat ang lingkod ng ito na si Jonas ay gusto nang talikuran yung kanyang panawagan dahil sa hindi tumutugma yung gusto niya sa gusto ng Panginoon na mangyari, ay inabol pa rin po siya ng biyaya ng panawagan ng Panginoon. Gamat may mga pagsubok na pwede po tayong pagdaanan, subalit makakaasa po tayo na
hahabulin po tayo ng grasya ng panawagan ng Diyos. Kaya pag tinawag po tayo ng Panginoon, huwag na po tayong magpatumpik-tumpik pa, no? Pag tinawag po tayo ng Diyos, samantalahin natin yung pagkakataon na nabibigyan tayo ng pribilehiyong makapaglingkod. So another appearance na nangyari sa Biblia ay sa piling po ng mga alagad na takot, na dumaranas po ng mga pangamba at mga bagabag sapagkat ang Panginoon ay namatay na at marahil ang kanilang pangamba ay yung danasin din po nila, yung dinanas ng atin pong Panginoon. Pero alam niyo po ba na sa panahon ng kanilang bagabag ay dumating po ang Panginoon, no? Dumating po ang Panginoon at sinabi sa kanila ng Panginoon kapayapaan, no? Kapayapaan, at nang sabihin ng Panginoon sa kanilang kapayapaan, ipinakita ng Panginoon yung mga butas na mga pako sa kanyang kamay at sa kanyang tagiliran, just to prove, mga kapatid, na ang Panginoon ay muling nabuhay. Naganap ito sa gabi, no? Malamang sa silid na sa itaas kung saan itinatag ni Jesus ang huling hapunan. Ito ay nakatala sa parehong ebanghelyo ni San Lucas at ni Juan. At nagbibigay sa atin ng dalawang independyenteng ulat kung ano ang tunay na nangyari. So doon nakita po natin, no, according to our gospel in John chapter 20 verse 19, na ang mga alagad ay nagkukulong sa silid dahil sa takot sa mga Hudyo. No, dahil sa takot sa mga Hudyo, sila po'y nagtago. At kung mapapansin po natin, nagpakita ang Panginoon, pumasok ang Panginoon sa silid nang walang nakaantala sa kanyang pinto, nakaantala sa kanyang dingding, ay nakapasok po ang atin pong Panginoon. So, nandun po yung mga disipulo. Ang hindi po dun kasama, si Tomas. So, muli, in 8 days later, Jesus again appeared to the disciple. And this time, kasama na po si Tomas, no? Thomas is already present. At dahil present na po si Tomas, alam niyo po, alam na natin yung mga nangyari na si Tomas ay sinabihan ng mga alagad na nagpakita ang Panginoon sa kanila. Ang sabi ni Tomas, hindi ako maniniwala kapag hindi ko naipasok ang aking mga daliri sa butas na pinagpakuan sa kanya. Mga kapatid, kaya nung dumating ang Panginoon, dahil batid ng Diyos ang ating saloobin, batid ng Diyos ang ating mga argumento sa buhay, batid ng Diyos ang ating mga confusion. Kaya ang ginawa ng Panginoon, sabi niya kay Tomas, Tomas, no, lumapit ka, huwag ka nang mag-alinlangan. Pasok mo yung daliri sa butas ng aking mga kamay at sa aking tagiliran. Mga giliw kong minamahal sa Panginoon, napakagandang pagkakataon na sa kabila ng ating mga doubts, mga pangamba, ay handa ang Diyos harapin ang ating mga pangamba upang maranasan lang natin ang kapayapaan. At yan ang dala ng Panginoon sa ating mga buhay, kapayapaan. So, all the disciples, 8 days later, he appeared this time with Thomas. Kaya nga minsan, dapat din nating makita, no, na dahil si Tomas ay absent, no, iwasan na po natin mag-absent sapagkat minsan yun ang nagiging daan, nagiging pagkakataon sa atin ng kaaway para tayo ay pagdudahin, no? Para tayo ay pangambahin. Ulitin ko lang yung sinabi, no, sa John 20 verse 16. I mean, John 20 verse 26. Sabi po doon, makalipas ang isang linggo, muling nagtipon sa loob ng bahay ang mga alagad, kasama nila si Tomas. Nakasara ang mga pinto, ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa kalagitnaan nila at sinabi, sumayin niyo ang kapayapaan. Sinabi niya kay Tomas, ilagay mo ang iyong daliri dito at tingnan mo ang aking mga kamay, ilagay mo ang iyong mga kamay sa aking tagiliran, huwag ka nang mag-aalinlangan. Sa halip, maniwala ka na. Sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko.
So, nasolve yung alinlangan po ni Thomas nung muling magpakita ang Panginoon sa mga alagad, kasama na siya. No, another one, yung appearance dito ng Panginoon, yung appearance of Jesus to the 7 disciples at the Sea of Galilee. Muli siyang nagpakita, another appearance was to 7 disciples on the Sea of Galilee. Verse 21 po yun, no? Pagkatapos nito, muling nagpakita si Jesus sa mga alagad sa tabi ng lawa ng Tiberias, ganito ang nangyari. Magkakasama sina Simon Pedro, Tomas na tinatawag na Kambal, Nathaniel na taga Cana, sa Galilea ang mga anak ni Zebedeo at dalawa pang mga alagad. So, pito, no? 7 disciples at the Sea of Galilee. Another appearance dito, mga kapatid, yung appearance in the mountain of Galilee. Ito po yung sinasabi ko pala kanina, no? Yung appearance to the mountain of Galilee. Dito naman po yung 11 alagad na naman. There is also the account of Jesus appearing before his 11 disciples in Galilee. Yun po yung sa Great Commission ng Matthew 28:16 hanggang 17, sinugo ni Jesus ang kanyang mga alagad. Pumunta ang 11 alagad sa Galilea sa bundok na sinabi sa kanila ni Jesus. Nang makita nila si Jesus, siya ay sinamba nila, subalit may ilan sa kanilang nag-aalinlangan. Ayun, may mga nag-aalinlangan pa rin. Pero mga kapatid, ang Diyos, ang ating Panginoon ay laging handa para yung ating mga alinlangan. Para yung ating mga alinlangan ay kanya pong pawiin at palitan ng kapayapaan upang tayo ay makapanalig sa Panginoon. At meron pa po na another appearance ng Panginoon sa mga alagad, no? Another appearance of Jesus, another occasion, Jesus appeared to over 500 people at one time. 500 katao daw po pinagpakitaan ng ating Panginoon. Basa po natin yan sa 1 Corinthians chapter 15 verse 6. Pagkatapos, nagpakita siya sa mahigit na 500 kapatid na nagkakatipon. Marami sa kanila ay buhay pa hanggang ngayon, subalit patay na ang ilan. No, nung nasulat po yung Korinto, binabanggit po ito na yung iba buhay pa noong mga panahon na yon, pero yung iba'y patay na. Pero nagpakita ang Panginoon sa mahigit, no, mahigit 500 mga kapatid na nagkakatipon. And another appearance is the appearance to James. The scripture says that Jesus appeared to his half-brother James, ano? Nagpakita rin siya kay Santiago at pagkatapos ay sa lahat ng mga apostol. Then he appeared to James, then to all the apostles. In 1 Corinthians chapter 15 verse 7 po yan. So the details of this appearance are not recorded. Pero binabanggit po ng 1 Corinthians chapter 15 verse 7. Another one, yung pagpapakita, no, ng Panginoon after the ascension, no? Ano ibig sabihin? Tapos na, umakyat na ang Panginoon sa langit. But he appeared again, no? This time to Saul of Tarsus, no? Kay Saul na tinatawag po natin sa kapanahunan na Apostol Pablo. Nagpakita rin po siya at ang sabi niya, ako si Jesus na iyong inuusig, no? Ano po bang kwento ron? Ang kwento po doon, naglalakbay si Saulo. So sa chapter 9 po ito ng Gawa. Naglalakbay si Saulo papuntang Damasco. Pangalan niya ay Saulo pa nung araw bago po siya tinawag na Pablo. Naglalakbay noon si Saulo papuntang Damasco at nang siya'y malapit na sa lungsod, biglang kumislap sa paligid niya ang isang nakakasilaw na liwanag mula sa langit. Natumba siya sa lupa at narinig niya ang isang tinig na nagsasabi, Saulo, Saulo, Saulo. Bakit mo ako inuusig? Sino kayo, Panginoon? Tanong niya. Ako si Jesus, ang iyong inuusig, tugon ng tinig sa kanya. Mga kapatid, ito yung mga pagpapakita ni Jesus na itinala sa bagong tipan. Pinaniniwalaan ng mga disipulo na siya ay nabuhay mula sa mga patay. Sinabi ni Lucas na ipinakita ni Jesus ang kanyang sarili na buhay na may maraming katibayan. Rin po ang Panginoon kasi maging ang Panginoon din mismo ay nagsasabing
to establish the truth, there must be 2 to 3 witnesses. Ito po, hindi lang 2 to 3 witnesses. It is more than sufficient. It is more than enough na mga testimony ng mga eyewitness ng ating Panginoon. So, I hope ito pong gospel na ito na pagpapakita ng Panginoon sa mga alagad ay magbigay po sa atin ng linaw at pag-asa na meron po tayong Diyos na namatay at namuling nabuhay para sa iyo at para sa lahat. Maraming salamat at pagpalain tayo ng Diyos muli, Kuya Bong.